naman natin si Raymond. Thank you very much. Ano ba trabaho mo dito, Raymond? Wait, tapulitin po, sir. Sasawin po ako. Okay, kasi kala ko rapper ka eh. Kasi rapper na rapper yung dating mo kanina. Ha, Raymond? So, maganda-magandang umaga. Good morning, everybody! Good morning! Ako po si Jurgen Gonzalez. Isa po akong officer ng AIM Global. Ako po ay training specialist at saka business development officer ng business ng AIM Global. But before anything else, of course, I'd like to welcome yung mga first-timer, yung mga guests natin for today. Yung mga naimbita po para umattend ng seminar. Pwede ho ba makita yung kamay nila para malaman natin kung may first time? Wow! Karamihan nandito. So sila na lang kakausapin ko. Hindi na yun, ha? Kasi karamihan nandito eh. So welcome. Palakpakan naman natin yung mga bago. Yung mga kayo na po naka-attend. Welcome po sa AIM Global. Hindi ko alam kung paano kayo na-invite dito sa seminar na to. Pero ako po, si Jurgen, I've been doing this business for the last 17 years. Sa atin, sa Pilipinas, isa po akong engineer dati. Nagtatrabaho ko sa Philippine National Oil Company. Ang major ko, electrical engineering. I was engaged in energy development program. Matagal na to, graduate ako, 1996 pa. Mamaya ako nang sasabihin kung ilang taon na ako. Okay? So, one of my job, ladies and gentlemen, I've been doing this for the last 17 years. Nasa networking ako sa ganitong industriya sa loob po ng 17 taon na ngayon. So can you imagine na ginawa ko na siyang career for the last 17 years? Pero mind you, nung una po akong umattend ng seminar ng network marketing or multi-level marketing, hindi rin ako ganun kaagad kumagat. Kaya nga katulad ng sabi ko sa marami, hindi ko alam kung paano kayo na-invite, pero ako, na-invite ako kasi pinakain ako. Ha? May suhol na pakain. Ang nag-invite sa akin para umattend ng seminar, best friend ko po. Kaya alam nyo, sa buhay, meron tayong mga taong hindi talaga natin mahindian. Tama ba? Iba tipong pag nag-request sa'yo, hindi mo mahindian. Meron akong best friend, college, graduate kami ng FEU. May best friend ako ng college, ang pangalan niya June. Itong June, siya yung nakakita sa amin ng networking. In other words, one day, tinawagan niya ako. Sabi niya sa akin, Jurgen, may papakita akong business, magkita tayo. Sabi ko, anong business yan? Sabihin mo na lang sa telepono. Gabi tumawag eh. Wala pa mga cellphone ng mga panahon na yun. Sabi sa akin, kailangan magkita tayo, kailangan makita mo visually. Hindi pwede sa telepono. Sabi ko, bakit hindi pwede? Anong klase negosyo yan na hindi mo pwede sabihin sa telepono? Sabi niya, basta magkita tayo bukas. Ini-invite niya po ako Thursday night. Unfortunately, I was engaged in design sa trabaho ko. Lagi ako nag-overtime. So sabi niya sa akin, magkita kami Thursday. Sabi ko, hindi ako pwede. Sabi niya, sige na, pagbigyan mo na ako. Alam mo, sabi sa akin? Sabi ko sa kanya, wala talaga akong time. I'm very busy. Kung gusto mo, sa Sabado na lang. Sabi sa akin, please, George, pagbigyan mo na ako. Sabi ko, di nga ako pwede. Sabi sa akin, sige na. Basta, hindi ako pwede, sabi ko. Kung gusto mo, Sabado. Alam mo, sabi niya, sige na, makakainin kita sa Pizza Hut. Sabi ko, anong oras tayo magkikita bukas? In other words, nakita kami. Tapos eto na. Hindi ko malimutan kasi, pagkatapos namin kumain, nagbayad ng cheat. Pagbayad ng cheat, alam mo, sabi sa akin, balikan na, attend tayo ng seminar. Eh, wala sa usapan namin, attend ako ng seminar. Ang sabi, may papakita negosyo, pero hindi seminar. Kaya nung narinig ko yung word na seminar, nandilip na ako paningin ko. Kasi ayokong umattend ng seminar. Lalo na, nung umattend na ako properly, ganito rin, maraming tao. Ang speaker namin, Taiwanese foreigner. She was talking about this big income, she was talking about these products. Ito nakakagulat. Nung umattend ako, may nakita akong mga product, pero hindi katulad nito. Mga aloe vera based product. Ang unang dinemo sa harap ko, dinemo eh. Shampoo. Tapos, ang sabi ng speaker, ang hindi ko malimutan, kikita ka daw ng 50,000 pesos a month. Shampoo ang produkto. Yung, hinahataw pa yung whiteboard na ganito. Umaganyan pa. Gulat na gulat ako. Alam niyo, bakit ako nagulat? Kasi sa loob-loob ko, ilang 10 truck ng shampoo ibebenta ko para kumita ng 50,000. Kasi pag umattend ka na ganito seminar, ang iisipin mo, benta-benta, tama ho ba? Siyempre, engineering ako, hindi naman sa dinadawang tong selling. Unfortunately, at that time, hindi ko makita yung sarili ko nagbebenta. Tapos, lalo na nagulat ako kasi sabi niya, papatubo ng buhok. O hindi lang kalbo hahanapin ko bago ako kumita ng ganito malaki. Tama ho ba? So in other words, hindi ako naniwala. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo kanina,
17 years ko nang ginagawa yung business na to. There's nothing wrong about the business. There's nothing wrong about the industry. Alam nyo bakit maraming tao hindi naniniwala sa networking pagka pinapakita namin? Alam nyo, 17 taon na ako nagsiseminar sa harap and I've spoken to thousands of people all over the world. I go to the Philippines, around the country. Pumupunta ako ng iba't ibang bansa to conduct the seminar. Unfortunately, maraming mga tao hindi nagugustuhan yung business dahil pangit ba? Hindi. Alam nyo kung ano dahilan, ba't maraming tao hindi sumasama o naniniwala? Kasi sa laki ng kitaan. Hindi dahil pangit siya eh. Pero sa laki ng kitaan, na sa sobrang laki, marami ng tao hindi naniniwala sa laki. Lalo na mamaya, dito sa AIM Global, may mga distributors kami na kumikita ng 100,000 piso buwan-buwan. Consistently, ito ang kinikita nila sa atin sa Pilipinas. Monthly. Paano ka maniniwala? Lalo na mamaya, papaliwanag ko sa inyo, may kumikita dito kalahating milyon buwan-buwan. How would you ever believe? Tama ba ako? Yes. Tama ba ako? Yes. Lalo na kayo, OFW, kaya nga kayo pumunta rito kasi you think, ang mindset ninyo, ang pera nasa abroad kesa sa Pilipinas. Kaya maraming tao hindi naniniwala pag pinaliliwanag namin yung network marketing as a whole. In fact, sa experience ko, maraming Pilipino, paliwanagan mo ng 10,000, yan, totoo yan. 12,000, yan, totoo yan. Hanggang 20,000, kaya pa. Yan, totoo yan. Pero pag pinaliwanagan mo nito, ay, hindi totoo yan. Racket yan. Ito, kalating milyon, drug lord yan. Tama ba? Kasi sa sobrang laki ng kitaan, alam nyo, bakit ganun? Kasi ang tao meron tinatawag na mental wallet. Pag sabing mental wallet, ito po yung capacity natin na tanggapin kung ano lang yung katotohanan in terms of finances. Which means, pagka meron tayong gauge sa utak natin hanggang 20,000, more than that, ang dating sa atin racket na, lokohan na. That's why ang defense mechanism ng katawan, hindi totoo yan, hindi totoo yan, hindi totoo yan. That's why, katulad ko, naiintindihan ko, alam niyo kung bakit? Kasi 17 years ago, hindi rin ako naniwala eh. Alam niyo, pagkatapos ng seminar ko, sabi sa kaibigan ko, kay June, yung pinaliwanag sa akin to, sabi ko, June, ikaw na lang. Pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. So, sa loob-loob ko, hindi naman yayaman. Shampoo, aloe vera, yayaman. Sabi sa akin ng kaibigan ko, hindi ko malimutan. Pare, ano ka ba? Subukan lang natin, kikita tayo dito. Sabi ko, June, engineering tayo, hindi natin linya yan. Alam mo, sabi sa akin, bro, hindi. Linya rin natin, kikita tayo. Sabi ko, ang hirap niyan, June, hindi natin linya. Pangalawa, wala akong time. Alam mo, sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo dito. Sabi ko, hindi ako marunong magbenta. Alam niyo, sabi sa akin, pag-aralan natin, kikita tayo dito. Wala akong narinig kung di kikita. Nung tinanong ko, eh, magkano na ba kinikita mo? Alam niyo, sagot? Wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. So, low-low. Paano ako maniniwala sa'yo, John? Eh, alam niyo, pareho kami walang pera nung araw, eh. For me, kung susubok pa ako sa hindi sigurado, I cannot afford to, you know, engage in someone or in something that I'm not very sure of. Kumbaga, ayoko sumubok sa isang bagay na hindi ako sigurado. At sabi ko, ikaw na lang. Ang bait ko pang best friend. Kinalag ko pa sa buong mga kaklase namin, kabatch namin, na siya nagdi-networking. Kaya pag ini-invite niya yung mga kaibigan namin, di niya na makuha na unahan ko na yun. Na-influensyahan ko na. In other words, simply because, alam nyo, maraming factors yan eh. Hindi natin linya, hindi natin napag-aralan. Sa tagal ko nag-seminar, maraming tao, kahit na maganda yung pinaliliwanag namin, kahit totoo, kahit marami nang kumikita. At the end of the day, ang sasabihin ng mga audience namin, sir, hindi naman namin linya yan eh. Well, ako naniniwala dyan, pero meron hong, depende sa context yan eh. What do you mean? Maraming mga tao naniniwala sa buhay, linya-linya. Tama ko ba? Kaya lang, ang challenge ko naman doon sa maraming tao, kung yung ginagawa nyo ngayon, linya nyo, at hindi kayo umaasenso, subukan mo kaya yung hindi mo linya, baka doon ka umasenso. Tama ba? Halawa, yung trabaho nyo dito sa Taiwan, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, linya nyo ba yan o hindi? Nilinya nyo na lang kasi dyan may pera eh. Kaya kung magiging dahilan nyo, sir, hindi ko linya to, eh yung ginagawa mo ba ngayon, di ba hindi mo rin linya? Pero nilinya mo kasi mukha kang? Pera. Hindi. Kung parang gusto mong kumita ng malaking pera, kayo naman. Magsabi talaga pera. Ha? Talaga kayo. So,
So hindi ko rin linya to. So what happened to me? Nagpatuloy ako sa trabaho ko. Yung best friend ko nagtuloy sa networking, hindi ko alam. Guess what? After 7 months, he went back to see me. Binalikan niya ako after 7 months. At nagdadrive na po ng bagong kotse galing sa networking. Nagulat ako, alam niyo kung bakit? Kasi mag-1.5 years na ako sa trabaho ko. May 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Eto, nung kaibigan ko, 7 months pa lang sa networking, nagka-kotse. Alam niyo, hindi ako sa kotse na-motivate. Na-motivate ako kung ano siya nung college kami. Alam niyo, nung college kami, pareho kaming working student. Ako, Jollibee, McDonald's, mga Japanese restaurant. Etong best friend ko, jeepney driver po sa atin. Ang ruta, Pasig Quiapo, para lang makapagtapos kami ng college. Na pag wala akong ROTC, sinasamahan ko pa siya tuwing Sunday. Mamamasada kami. Tapos binalikan ako, 7 months after, may kotse. Ang masakit nito, pinuntahan ako sa bahay nung may bago siyang kotse. Ang nakabukas ng gate namin, kapatid ko. Paglabas, pabalik yung kapatid ko sa bahay namin, sabi sa akin, Kuya, nandiyan si Jun. May dalang kotse, bago. Nung narinig ko, kinabahan na po ako. Paglabas ko sa gate namin, alam nyo, nakakita ko kotse niya, bago, kulay puti. Kumbaga ito yung kotse niya, nakasandal, habang papalapit ako sa kanya, nakaganto doon sa kotse. Nakagano? Alam mo, habang lumalapit ako, kinakabahan ako. Lakas ng dibdib ka ba? Alam nyo, kinidimok ng puso ko. Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing sa networking. Paglapit ko, sabi sa akin, pare, kumusta? Galing sa networking, sabi sa akin. Alam mo, doon na ho. Doon na nagsama-sama yung inggit, galit, poot. Alam mo na, lahat na. Pero ang dominant feeling ko at the time was the pain of being left behind. Alam niyo yung napag-iwanan ka. Best friend ko eh. Natutulog siya sa amin, natutulog ako sa kanila para kami magkapatid. Binalikan ako, may kotse na. Maniwala kayo nung una, ayoko ng benta-benta. Kasi maganda trabaho ko sa PNOC. I graduated on top of my class. Nung nakita ko yung kotse niya, kahit di ko linya, sabi ko, Jude, kahit mani, ibebenta ko, magka-kotse lang ako, katulad mo. Tayo guys, well, of course, that's a metaphor. But kayo tatanungin ko, no? Kung magbabago buhay mo, gagawin mo ba lahat? Yes. Sa moral, legal, at saka ethical. And I think a lot of you here came here in Taiwan in the first place because in search for a greener pasture, sabi nga, para kumita ng mas, maganda. But unfortunately, as I always mention when I go around the country or go around the world, no? Kasi kung saan-saan po ako ng parte ng mundo nakakapunta, I'm always amazed dun sa mga nakikita kong OFW, kababayan natin. And looking back or, you know, thinking back home, lagi ko naiisip na akala siguro na maraming tao sa Pilipinas napakadaling mag-abroad. Akala ng mga tao sa Pilipinas, pag nag-abroad ka, marami kang pera. At pinupulot mo lang ang pera dito. Right? Nakakala nila eh, ang lalim ng balut mo. Tama mo ba? Tama. Na mindset sa atin, unfortunately, pag nakapag-abroad ka, you make a lot of money, pero hindi nila alam kung gaano kahirap pag nandito sila sa abroad. The fact is, tayo naman ang effect sa atin. We live up to a level of expectations, lalo na sa mga kamag-anak natin. Tama ba? Kasi ganun ang expectation sa'yo. So you live up to that expectation. Yun ang side effect. Now, ladies and gentlemen, ang sinasabi ko dito, simple lang. There is a need. Kayo ba naniniwala na may need na tumaas pa ang kinikita nyo dito? O kasya na? Kasya na ba? Kulang pa. Diba? I mean, marami sa atin ang inisip pag nakapag-abroad, solution na sa long-term problem. But it's not. Because at the rate that everybody is going right now, especially in Taiwan, the Taiwan economy is not what it seemed or what it was like few years ago. Hindi na siya pareho. Tama ba? May mga ibang nagtatrabaho dito. I believe pinauwi na kasi walang trabaho. Some of the Filipinos here, hindi na pwede mag-overtime sa trabaho. Some of the Filipinos here even apply for Canada para makapagtrabaho na sa Canada. Ang point dito is that, you know, dati, 5 years lang dito sa Taiwan, hindi ka na makakabalik. Am I right? Ngayon, at least 12 years na. Pero every 2 years, kailangan mo yatang umuwi. Something like that. But then again, you have to remember this. Whether you like it or not, ibig sabihin hindi ka magiging long-term dito sa Taiwan, except pag nakapag-asawa ka ng Taiwanese.
whether you like it or not, you still have to go back sa bansa natin. Do you agree with me? Now, the question here is, huwag na muna natin pag-usapan yung darating, huwag muna natin pag-usapan yung nakaraan, ang pag-usapan muna natin yung present. Now, I'd like to pose a challenge to everybody. If your situation right now, ang titignan natin, kasya na ba yung kinikita? Hindi pa. Kulang pa. Bakit? Kasi, syempre, karamihan na ipapadala. Pangalawa, wala na iiwan sa'yo. Pangatlo, ang dami pa nilang sulat na mga bilin. Akala nila napakadaling kumita. Kuya, yung sapatos ko, ganitong size. Size ganito, sa Nike ha. Ganito kulay. Lintik makabilin eh. Tama ba? Yes! Oo. Oh. Tapos ikaw naman ngayon, dahil nandito ka, ayaw mo naman ding ma-disappoint yung mihingi sa'yo and everything. So, you work hard and everything. Pero at the end of the day, hindi nila alam, wala nang naiiwan sa'yo. And emotionally, syempre, nakaka-stress. Physically, nakaka-stress. Can you imagine, if you're making an average income of 20,000 NT per month, this is gross for most of you. Babawasan pa to ng kung ano-ano. At the end of the day, pag binawasan lahat ng mga kaltas, etc., taxes ninyo, living allowance, ipadadala, may naiiwan wala? Wala. Naramdaman nyo na hindi pa dumadating sweldo, may-ari na? Yes. Gagaan lang eh. Pinahawak lang sa'yo. Pag withdraw mo, remittance center. Mahimayuan sa'yo konti kasi maghihintay ka na naman ng next payday. Pagdating ng next payday, ganun na naman. And day in, day out, month in, month out, yan yung tinatawag nating rat race. So at the end of the day, you have to think about yourself. Paano tayo kikita ng extra? O paano tayo yayaman? O paano maaabot yung mga pangarap natin? May mga pangarap ba sila? Yes! In fact, kaya kayo nag-Taiwan in the hope that you will get your dreams. Am I right? Okay. Unfortunately, pagdating dito, nakuha hindi. May mga pangarap, di ba? Sabi niyo, oo. Kumusta yung pangarap? Pangarap pa rin, di ba? Nakakatuwa, no? So, karamihan ng tao, pag tinanong mo yung pangarap nila, ang sagot, pangarap pa rin. Why? Kasi bottom line, if you want to get your dreams, you have to become financially free first. When you say financially free, meron kang enough capacity para mabili yung mga pangarap mo. Ganun kasimple. To put it more frankly, kung hindi mo pa nakukuha yung pangarap mo, isa na ibig sabihin niya, wala kang pambili ng pangarap mo. In other words, huwag ka pera. Kaya hindi mo nakukuha. Tama ba ako? Yes. How do you become financially free? You become financially free, of course, ang karakteristik niyan, marami kang pera. Unfortunately, pag nilagyan natin ng equation yung kinikita ninyo, minus lahat ng ginagastos, pinapadala, ang tawag expenses, pag may naiwan, ang tawag savings. Such that, pag ang income nyo dito sa Taiwan, 10,000 NT, ipadadala ninyo, gastos ninyo, lahat, 10,000 din. Ano may iwan? Wala. May malalapa dyan, 10,000 sweldo. Alam nyo, gastos, pagpapadala lahat, 12,000. 10,000 minus 12,000. Negative 2,000 ka pa. Ang tawag dyan, utang o kaya baling. Am I making sense? Yes. I'm sure nakakatawang pag-usapan to, pero pag umuwi ka sa bahay, nakakalungkot ito. Kasi walang naiiwan. So, I'm not here to highlight your problems, ladies and gentlemen. We are here to help you with your problems and how we can probably be a venue or opportunity for you to make more money than you have right now. Gusto nyo ba yun? Yes. Na kumita ng mas malaking pera sa meron kayo ngayon? Yes. Yes. Nandito po ang AIM Global, hindi para bawasan ang expenses ninyo, kundi para tulungan lumaki ang income ninyo. Alam nyo, very proud kami kasi 7 years na po ang AIM Global sa Pilipinas. Napakarami na po itong natulungan kababayan natin. Huwag ko kayong magagalit o mayayabangan sa akin. Pero pag taga AIM Global's back home sa Philippines, ang 30,000 a month na income, komisyon, sa AIM Global Philippines, huwag ko kayong magagalit sa term. Ang 30,000 sa amin, chicken kitain. Di ako nagbibiro. It's chicken. Paano ko nasabi yan? May kasama kami, taga Bohol. Ang pangalan si Leo Kaduyak. Ewan ko kung may tagbilaran dito, taga-tagbilaran. Si Leo Kaduyak,
4 years ago, sumama sa AIM Global. Alam niyo kung ano profile? Grade 5, tricycle driver ang hanap buhay sa Bohol. Can you imagine na? Grade 5, tricycle driver. In-invite para umattend ng seminar na katulad mo ngayon, first-timer. Umattend naman siya. Sa loob-loob ko, nung pinag-aaralan ko siya, siguro yung sponsor niya, excuse me, yung nag-invite sa kanya, baka wala nang ibang ma-recruit kaya pinagtiyagaan na lang siya. May madala lang. Tama ba? So umattend si Leo, nakinig nung networking, grade 5, kaibigan, si Leo Kaduya. Ginawa ang sistema namin, to cut the long story short, we're very proud of Leo Kaduyak right now. Because si Leo, grade 5, tricycle driver, ang unang naging sasakyan, after 2 years, he was able to purchase his own Mitsubishi Pajero na kulay puti dahil sa AIM Global. Grade 5. Ito nakakatuwa. Last December, last month, nirigaluhan nilang mag-asawa yung sarili nila. Kasi luma na daw yung Mitsubishi Pajero nila. Guess what? Lalo na mga ka-Facebook dito ni Leo. Ano bagong kotse ni Leo? Naka-Toyota Fortuner na kulay gold. Brand new. Alam niyo magkano Toyota Fortuner? 1.5 million. Automatic transmission. Kulay gold. Grade 5. Tricycle driver. Natutunan ng networking. May na-recruit down the line. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Kumalimutan ang apelyido, Laway. Nag-join sa AIM Global, ang profile, grade 6, tricycle, Toyota vendor. Alam nyo, pagka ganito profile mo sa hindi natin dinadam, karamihan ang kilala mo, ganyan din. Yan ang market mo, tama ba? Oh. Wilfredo Laway, grade 6, Toyota vendor. Did AIM Global, after 8 months doing the business, he was able to purchase his own car. Ano binili? Naka Hyundai Accent na kulay puti po ito. Toyota vendor. Grade 6. Tignan mo mabuti ah. Grade 5, grade 6, may kutsi. Dami kong kilala, cum laude, wa kutsi. Puro forma, walang pira. Tama ba ako? Tama! Dito kayo magugulat. Si Leo, ang average monthly income sa amin, kumikita ng 250,000 to buwan-buwan. Si Wilfredo, kumikita ng average 100,000 buwan-buwan. George, paano na kinikita yan? Yun na ituturo ko sa inyo mamaya. Paano kinikita to? May kasama kami, punta naman tayo ng Binanao. Ang pangalan si Juna Garao. Juna Garao is a former embalmer. Sa Tagalog, embalsamador. Natutong mag-AIM Global sa Mindanao, sa Davao. You know what? Sikat na sikat siya ngayon sa Davao. Why? Tatlo ang kotse. 3 years pa lang sa AIM Global to ah. Kaya yung mga matatagal na dito sa Taiwan, pag-aralan nyo itong binabanggit ko kasi itong si Juna Garao, 3 taon din na humahataw, nagkatrabaho, masipag din katulad mo. Pero dahil magkaiba kayo ng direksyon, si Juna Garao, right now, has a new house, 3 ang kotse. In 3 years nabili niya. Ano mga kotse niya? Una, kulay black na Mitsubishi Pajero. Second, kulay silver na Hyundai Tucson. Alam mo, pang fourth na binili niya, about 5 months, 6 months ago, he is now driving his own H2 Hammer na kulay itim. Power! Alam mo, let me tell you, ang AIM Global, wala po kaming car incentive. Hindi kami namimigay ng kotse. Hindi namin bigay sa kanila to. Itong mga taong to, kumita ng malaki kaya nakabili ng sarili nilang kotse. Kaya dito sa AIM Global, yung mga nagkakaroon ng kotse, hindi bigay ng company, hindi katulad ng ibang company. It's part of their incentive. Sa amin, hindi incentive ang kotse. So the mere fact that these distributors were able to buy their own cars, ibig sabihin, they made enough money to buy yung mga sarili nilang kotse. Punta tayo ng Cagayan Valley. Usapan natin si Tita Margie sa Bandan. Taga-Cagayan, lalo Cagayan Valley. Sa sobrang baryo ng bahay, lugar nila, kailangan nyo pa daw umakyat ng bubong ng bahay para magka-cellphone, magka-signal ng cellphone. Apat ang anak, single mother.
alam nyo, pag yung doon ka sa lugar na yun magbebenta, magne-networking, ang unang iisipin mo, sino bibili sa'yo ng produkto? Kaya ang hihirap ng mga tao. Bago bumili ng produkto yun, bigas muna bibili. Ulam muna. Pero Tita Margie sa bandang there, nilaksan niya loob niya. Sabi niya, pwede yan dito. Nag-networking sa Cagayan Valley, etc. Right now, si Tita Margie, ang ganda na po ng buhay. Why? Because of her own effort, nagkaroon po ng opisina ang AIM Global doon at ang operator, siya na ang operator ng product center ng AIM Global sa Lando. Right now, ladies and gentlemen, around town, she is driving her own Toyota Innova. Siya mismo nagdadrive kasi single mother na eh, apat ang anak. Bago mag-AIM Global, farming lang po ang alam. Can you imagine these people? Ang dami sa amin, estudyante, may kasama kami, ang pangalan si Jasmine De Luna. Jasmine De Luna is what? Nag-join sa AIM Global, 17 years old. Although ang legality dito, 18 ka dapat mag-join, legally speaking. Kaya lang, pag 17 and a half ka na, like you're gonna have your birthday for the next 6 months, pwede ka na ng 17 mag-join. Jasmine is 17 years old. Single mother din ng nanay. Guess what? Working student, nag-stop muna sa pag-aaral. Ngayon si Jasmine, mag-1 year pa lang sa business ng AIM Global. She is the youngest distributor who was able to purchase her own car. At 18, she's driving a brand new Ford Fiesta, care of Alliance in Motion Global. In a few months, siya na po ang i-award naming pinakabatang naging milyonaryo sa Alliance in Motion Global. Can you imagine 17? And thousands more. Kung ikukwento ko lang pa isa-isa lahat ng mga taong to, ang dami yan. Bakit po sa inyo sinasabi to? Mga kaibigan, kung nagawa nila, nagawa ng grade 6, grade 5, estudyante, single mother, bakit hindi mo kayang gawin? Kung hindi mo linya to, it's okay. Lahat napapag-aralan. Lahat natututunan. Kung ang puso nga natuturoang magmahal, utak man. Tama ba? Ha? Chobis? So, ano sinasabi ko dito? Simple lang. What I want you to understand, ladies and gentlemen, is that nagkapalit lang, ibig sabihin dito, nagkaiba lang ang setup. But it's basically the same because let me tell you, syempre kung kikitain mo nga naman yung kinikita nyo ngayon sa Pilipinas, patrabaho ka pa ba dito? Hindi na. Yung totoo? Hindi na. Lamang dito, weather lang yan, lamig. Tama? May meron namang ganito sa atin, sa Baguio. But what I'm saying, kung siguro kinikita nyo dito, kinikita nyo sa atin, hindi na kaya alis. Kasi nandun ang family mo, nandun yung culture mo, nandun yung, you know, nandun yung kinalakihan mo. So matinding sacrifice din sa OFW. Pero sa ating kasi, kesa wala. Tama ba? Motivation natin, eh, Georgia, kesa naman wala. Dito na lang, magtsatsaga sa Pilipinas, di ko rin naman kikitain to. Kaya nga nandito yung AIM Global because kailangan may plan B kayo because whether you like it or not, sabi ko nga kanina, babalik kayo sa atin. Eh. Anong plan B nyo pagbalik nyo sa atin? Alam nyo, ginawa ng studies ang OFWs. Pag-uwi ang motivation, magne-negosyo. Tama ba? Now, pagka may ipon, pag-uwi. Karamihan walang ipon. Kaya ano sasabihin niya, magne-negosyo na lang ako, may ipon naman ako ng konti. Unfortunately, dahil wala siyang skills para magnegosyo, most of them, nalulugi at bumabagsak. So, anong gagawin? Naalis na naman. Kaya hindi na nakakabalik. Alis na lang ng alis ng alis. So, lagyan natin ng long-term solution. We're not saying that you have to leave your job, but you have to understand, the first step towards financial freedom, the first step towards financial freedom, para magbago, yumaman ka. Gusto niyo ba yumaman? Yes! Oo naman, dapat gusto niyo yumaman. Ang hirap maging mahirap. Alam ko yan, mahirap ako dati. Alam ko yung walang pera. Alam ko yung effect niya, emotionally, physically, lahat. Ang hirap. Ito kami magkakapatid. Tigil isang taon na nagwat bawat isa. Nagpa-family planning pa tatay ko. Alam niyo naman nung araw, pag brown out, kung ano liba ang hindi. So, pito kami. I'm the third sa panganay. Ate, kuya, tapos ako. Kapos kami. Pito. Paano pa kakainin yun? Kaya tipid na tipid. Kaya pagka nagkakaroon ng bago, hindi ako nagkakabago, nagkakaroon kuya. Yun na paglumaan akin. Ang tawag, hand me down. O pag minsan ako binila ng bago, grade 4 ako, hindi ko malimutan. Public school ako eh. Pagdating na nanay ko galing sa palengke, may dalang supot. May lamang uniform. Sinuot ko, polo, kulay puti. Alam niyo yung manggas kung saan? Hanggang saan? Hanggang dito.
hinuhubad ko ulit. Sabi ko, ay, kay kuya po ito. Sabi ng nanay ko, hindi, iyo yan. Sabi ko, na, hindi po, malaki po. Hindi, iyo yan. Hindi po kay kuya po ito. Hindi, iyo yan. Maigyan para pag-grade 6 mo, kasha pa.